Namangha, napanganga ang mga manonood sa ganda ng mansyon na mga fiero sa ABS-CBN series na Dirty Linen. Kaya naman ang tanong ng madla, saan sila ayon sa interview ng ANCX sa production designer ng serye na si Nancy Arcega, hindi raw totoo ang mansyon ng mga fiero dahil isa itong clubhouse sa Summit Point sa Lipa City, Batangas. Dagdag pa niya, talagang nahirapan sila humanap ng location dahil gusto ng director na si Onat Diaz na maging Malahamstone State ang itsura ng set. Nakarating ng Iloilo at Bataan ang production design team para maghanap ng bahay na magagamit hanggang sa napadpad sila sa Summit Point kung saan kinunan ang serye ni Coco Martin na ang probinsyano. Agad naman itong pumasa sa Dreamscape head na si Deo Indrinal. Ngunit pinaalalahanan niya ito na kailangang maging ibang itsura ng set nila sa ang probinsyano, kaya talagang puspusan ang naging paghahanda para sa Dirty Linen. Inula naman ang papuri mula sa netizens ang kakaiba at bonggang mansyon ng mga fiero. Biruin mo, hindi pala tunay na mansyon ito. Ang galing ng prod design team ng hashtag Dirty Linen, Saini at Adelina Ondoy. The Fiero Mansion from hashtag Dirty Linen is actually a clubhouse and everything else was all set design. Galing ng art department nila. Huhuhu. Medyo lumelevel sa set design ng mga penthouse, Annie at Bay Van Gogh. Ang dami ngang nagsabi na may karapatan ng Dirty Linen na itapat sa mga K-drama ha. Bukod sa mabilis ang kwento, talagang kakabog ang dibdib mo sa mga eksena. At higit sa lahat, bonggang-bongga nga ang total look ng serye ni Janine. Tutukan ang umaalingasaw ng mga lihim ng Dirty Linen gabi-gabi sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Cinemo, A2Z, TV5, at I1TFC. Ganito nga kalupit at hindi pipitsugen ang mga ginawa sa teleserye ng Dirty Linen na talaga namang mapapawaw ka. Good job sa buong staff ng Dirty Linen at sa mga cast. Kaya naman tumutok at huwag pahuhuli gabi-gabi. Mga ka-scoop, anong inyong magiging reaction sa bidyong ito? Comment below.